Magandang umaga po, mga kapatid. Bagamat kahapon pa po natin ipinagdiwang ang araw ng mga puso, araw ng pag-ibig, hayaan po ninyong batiin ko pa rin po kayo ngayon ng Happy Valentine's Day. Sana'y hindi lang po pang isang araw ang pagdiriwang na ito sa ating mga mananampalataya, kundi sa bawat araw ng ating buhay. At sapagkat ako po'y na-assign na magbigay ng mensahe sa panahong ito, pahintulutan po ninyo akong maringga ng salita tungkol sa bagay ng pag-ibig. Ang teksto pong ating pagbabataya ng ating mensahe ay matatagpuan sa Aklat ng Unang Korinto, Kabanata 13, Talata 1. At ang sabi, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaungaw o pompiang na tumataginting. Karamihan sa ibang bansa, ang mga tao roon, wala silang alam na lengguwahe, kundi ang lengguwahe lamang nila. Mahirap
lalo't nais mong pumasok sa kanilang paaralan o sa larangan ng negosyo ang walang kaalaman na magsalita ng wikang Ingles. Tila Ingles ang pinakapopular na lengguaheng ginagamit sa buong mundo. Ang sabi ng sumulat ng mensaheng ito, noong unang magkaroon ng iba't ibang paligsahan ng kagandahan sa iba't ibang bansa, iilang bansa lamang ang marunong ng kaunting Ingles, kaya't mahalaga ang interpreter. Subalit sa panahon ngayon, tila ang karamihan sa mga sumasali sa worldwide competition ay nakakaintindi at nakapagsasalita ng wikang Ingles. May mga karanasan din ang sumulat ng kwentong ito hinggil sa hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan sa salita ng iba. Nang minsan daw magpunta ng Hong Kong ang magkabiyak, ay naligaw sila sa bahay na tinitirhan ng kanilang kaibigan. Nagtanong si Sir sa isang uncheck na maganda ang bihis, may dalang portfolio, kaya nagtanong siya kung paano makararating dun sa lugar na kanilang pupuntahan. Sumagot daw po yung napagtanungan sa wikang Inchik at wala itong ginawa kundi sumenyas lamang ng sumenyas at hindi sila nagkaintindihan. Sapagkat gutom na ang mag-asawa, nagpaalaman na lang sila na wala silang nalamang kung saan sila pupunta. Sapagkat gutom na nga po ang mag-asawa, pumasok sila sa isang restaurant at umorder ng pansit. Inabot ng buong tagal bago sila naintindihan ng waiter. At gusto lang nilang sabihin o order ng pansit. Nang dumating ang pansit, ang tabang. Kaya po't nang hingi naman sila ng toyo. Pero mga kapatid, walang toyong dumating. Kaya't kinain na lamang nila ang pansit na matabang. Samantala, tayong mga Kristiyano ay may nalalamang isang lengguahe at ito ay namumukod at nakahihigit sa lahat. Ito ay ang lengguahe ng pag-ibig, the language of love. At ito ang kinakailangan sa paghahayag ng mabuting balita. Kung makapagsalita man tayo ng napakahusay at walang kamali-mali sa anumang wika o madaling maunawaan ang kausap, makapagsalita maging ng lengguahe nito, subalit wala namang pag-ibig para lamang itong batingaw na umaalingaungaw o pompiang na tumataginting, maingay, ngunit walang mensaheng maiintindihan. Kapag ito ay hindi nagmula sa puso na puno ng pag-ibig. Isang dalagang misyonera ang nagkaroon ng malaking pasanin sa isang tribo sa kasulok-sulukang bahagi ng Afrika. Anumang pagpapahina sa kalooban nito upang siya ay huwag nang magtuloy sa misyong iyon, naging matatag pa rin ang dalagang ito sa kanyang pasya na siya ay tumuloy sa dako ng Afrika. Subalit, anumang pagsisikap, dahil namuhay siya sa kalagitnaan ng mga taong bundok, napakahina ng kanyang pagkatuto ng salita ng mga taong ito. Halos wala siyang masabi na siya ay walang maintindihan. Hirap na hirap ang kanyang dila sa totoo namang kakaibang mga salita. Patuloy sa araw-araw na kanyang pakikisalamuha sa tribo, pangiti-ngiti lamang siya. Pagtulong at pagpapakita ng ilang bagay sa pamamagitan ng aksyon, ito lamang ang nagagawa niya. Subalit ang tungkol sa Panginoon ay hindi pa niya maituro. Hindi lamang buwan, kundi taon na ang binilang. Subalit pagkabigo ang nadarama niya. Isang araw, nakapagpadala ang kanilang misyon ng kanyang makakasama. Isa ring katutubo mula sa tribong nabanggit
upang tumulong sa kanya. Ito ay nagturo. Matamang nakinig ang mga tao, nagtatanong, makikita ang kanilang malaking interes at nagsimulang magkaroon ng bunga ang pag-aaral ng tribo ng salita ng Diyos. Isang araw, natagpuan ang katutubong dalagang katulong at interpreter na ang misyonera ay nagbabalot ng kanyang mga gamit. At nang ito ay tanungin, sabi ng misyonera, uuwi na siya sa kanyang bansa. Ako'y bigo. Alam ng Diyos ang aking pagsusumikap na matutuhan ang inyong lengguwahe. Ngunit ang pilipit kong dila ay hindi maituwid sa pagsasalita ng inyong wika. Bigo ako. Sa loob ng maraming taon, wala akong naituro sa iyong lipi. Pinahid ng katutubo ang luha ng misyonerang dalaga. Iiling-iling itong nagwika. Napakalaki ng iyong pagkakamali. Bakit hindi mo nakita na malaki ang naituro mo sa kanila? Nagulat ang dalaga at nagtanong, naituro? Inuuyam mo ba ako? Buhat lamang nang ikaw ay dumating, saka sila tumanggap. Ikaw ang nagturo sa kanila. Hindi, sigaw ng katutubong katulong. Ikaw ang talagang nagturo sa kanila. Oo, hindi ka makapagsalita ng aming wika. Hindi nila maunawaan hanggang ngayon ang iyong sinasabi sa kanila. Ngunit, naunawaan nila ang lengguwahe ng pag-ibig na iyong ipinunla sa kanilang puso. Ito ay kanilang nadama. Ang iyong ngiti ay nagdulot ng pag-asa na buhayan ang kanilang loob. Ang iyong pagtulong at maging ang iyong pagsusumikap sa pamamagitan ng iyong pag-aksyon. Kung bagamat tinanggap nila ang aking itinuro, ito ay dahil nais nilang maunawaan ang nagbigay sa iyo ng lengguwahe ng pag-ibig. Matitigas ang puso ng aking mga kababayan. Hindi madali ang palambutin ito, kahit pa nga sarili naming kalipi. Ngunit ikaw ang tunay na nagbukas ng kanilang damdamin para sila ay makinig. At tumigil sumandali sa pagsasalita ang katutubo. Ako man ay nangangailangan sa iyo upang matutuhan ko ang lingwahe ng pag-ibig. Nang pumunta ako rito, dahil sa nakapag-aral na ako sa maunlad na bansa, nakadama ako ng pagmamalaki ng aking kaibhan sa kanila bilang isang edukada. Subalit napahiya ako sa nakita ko sa iyo at inantig ako ng Panginoon. Oo, nakapagturo ako. Subalit nadama ko na ang lahat ng aking magiging pagsusumikap ay hindi lamang mawawala ng kabuluhan, kundi ang nakalulungkot pa. Maaaring ako'y maging katitisuran ng aking mga kababayan. Walang kabuluhang lahat ito kung wala ang pag-ibig. Ikaw ay naging isang tunay na magandang patotoo ng isa na walang pagtingin sa sarili, kundi sa kapakanan ng iba, alang-alang sa Diyos. Kailangan kita, turuan mo ako ng lengguwahe ng pag-ibig upang lalo akong magamit ng Panginoong Jesus sa aking mga kalipi. Mga kapatid, ito ang binibigyang diin ni Apostol Pablo, ang kahalagahan ng pag-ibig, sapagkat ito ang tanging lengguwaheng mauunawaan ng kahit na sino. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, salamat sa iyong pag-ibig. Dumadalangin kami na puspusin mo kami ng iyong banal na pag-ibig upang maipaunawa namin sa iba ang iyong pagliligtas at pagpapala. Turuan kaming mamuhay na nagmamahal sa iba upang ang aming mga kilos ay magsilbing lengguwahe ng iyong pag-ibig sa kanila. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po.